Shoutout po pala sa ating supporter from Ilocos Sur, Sir Paul Cedric Quijano. Sir, ito na po yung request nyo kung paano gumawa ng tank ng ating marble gun. At para sa kanyang divider, tatlong lata. Butasan na natin yung kanyang divider. So, bale ganyan siya. Butasan mo yung tatlong lata na paganito. Okay? Yan, so nalagyan na natin ng butas yung tatlong lata. Ngayon, itutupi lang natin yung mga ito niya para mas malaki yung butas. Okay? Dudugtungin na natin tong kanyang divider. Yan. Balikan niyan siya. Magamitan natin ng packing tape. So, siguraduhin lang natin na fit siya sa loob. So, lalagay na natin. Ayan, saktong-sakto. Ayan. Guys, yung naipasok na natin siya sa loob. Ayan. So, dapat ang chamber niya is 4 inches. Yan. Ang lalim niya sa loob dapat nasa 4 inches lang siya.
natin ng butas dito at lagyan natin siya ng screw para hindi gumalaw yung lata sa loob. Yan. So yung chamber niya dapat 4 inches lang ang lalim, ano, para mas malakas niya. Yun. 4 inches. Yan guys, ang gagawin nating takip sa likod niya ay yung yan, takip ng herbicide. Gamot sa ano, palay. Yan. Bale pa ganyan siya. Lalagyan natin sa ganun ay cut ninyo ng tank. Yan. So, dapat ganito siya. Yan. Pati yung dito sa loob ng plenum. Then, binutasan natin siya dito para may lagay natin yung screw. Yan. So, ilalagay natin to dito. So, pag maglalagay kayo ng butas sa inyong PVC, dapat maliit lang magbubutas kayo para fit yung ating screw. Yan, para walang singaw. Okay, so ilalagay na natin siya. So, mahigpit. Ibig sabihin nun, fit lang siya. Okay. So, ayan. Ganyan na siya. Nakafix. Hindi mo yung matatanggal. So, ang kulang na lang nito ay dito, lalagyan na lang natin siya ng epoxy. So, magtitimpla na tayo ng ito. All-purpose na epoxy. Para ilalagay natin sa puwet ng ating tank. Ayan. Wow! Oh my God! Ayan, dapat maraming lalagay natin kasi ano, malalim yung ng tank natin. Yan yung hardener. Okay, so paghahaluin na natin siya. Okay, so ilalagay na natin yung epoxy dito sa likod ng tank. So bago nyo lagyan ng epoxy, siguraduhin nyo munang straight siya. Horizontal, ay vertical, at yung horizontal nya. Ayan. Dapat straight.
paganito at saka paganito, dapat straight yan. Okay, lagay na natin yung epoxy. Nailagay na natin lahat yung epoxy, papatuyon na lang natin to. Ayan. Yung gagawin natin, takip ng ating tank sa harap. Empty bottle ng Simbus, yung maliliit 500 ml, kasi saktong sakto lang doon sa butas niya. Kakat natin dito. Ayan. So, titrim lang natin yung kanyang. So, ayan guys. Lalagay na lang natin to sa tank. No? Antayin lang natin matuyo yung kanyang epoxy. Lang natin siya ganito para sa lalagyan natin ng kanyang screw. Kasi mas maganda pag may screw. Mas safe kasi siya pag naka-screw. So ganyan, dapat pa ganyan siya. Ito yung ipapasok natin sa loob ng tank. So nailagay na natin siya, bali ganyan siya sa loob. Ayan. Ayan. Nailagay na natin siya, bali bubutasan na lang natin dito 4 na butas para lalagyan natin ng screw. Kasi pag i-fix natin to, hindi na natin mapapalitan yung lata niya sa loob pag kinalawang na. Pero tatagal din naman yan, abutin ng mga higit isang taon. Kasi yung gina natin ng butas dito, pali tatapat lang natin siya dun sa may para may paglagyanan tayo ng screw. Pero yun nga, sabi ko kanina, pag magbubutas tayo, maliit lang. Yung saktong mag-fit lang ang ating screw para walang singaw. Kung malaki naman yung hindi sinasadyang malaki yung nailagay niyong butas, pwede din naman lagyan niyo siya ng sealant. Kahit anong sealant, pwede Vulcasil, silicone sealant, o kaya ang tawag din shoe glue, super glue. Lagyan lang natin siya ng butas dito. Nalagyan na natin siya ng butas dito, bali 4 na butas yan, no? Yan. So lalagyan na natin siya ng ating screw. Okay.
So, ayan na guys. Nailagay na natin yung kanyang screw sa 2, 3, 4. Bali, ganyan siya sa loob, ano? Papakita lang natin yung loob niya. Yun. Yun yung screw. Yan. Doon. Tsaka yun. Yun yung screw. Yan. Dapat nakaganyan siya. Para hindi tatalsik itong ating takip. Yan. Ang kulang na lang is lalagyan pa natin ng sealant dito sa gilid, no? Para walang singaw. Yan. Yan guys, natuyo na ang ating epoxy. So, sa kabila naman tayo. Lalagyan na natin siya ng sealant. Or ito, grid seal. Yan. Para hindi sisingaw yung pressure sa loob. Ang rason ko kasi kung bakit ang rason ko kasi kung bakit ganito yung ginagamit ko dito sa may takip niya is kapag kinalawang yung nilagay nating lata sa loob, pwede mo lang siyang baklasin ulit kasi naka-screw naman siya, hindi siya naka-fix. So lalagyan lang natin siya ng sealant para walang singaw. Yan. Kasi yung lata after ng ilang years kakalawangin kasi yan. Kasi wala tayong mabilhan dito ng PVC reducer. Pero kung may mabibili naman kayo na reducer, pwede rin naman yon, mas mainam yon na gamitin. Dito kasi walang available. Kaya lata lang yung ginamit ko na divider niya. So lalagyan lang natin siya ng sealant. Guys, nalagyan na natin siya ng sealant yung ating takip ng tank natin. So, aantayin na lang natin siya matuyo. Then, ang susunod natin gagawin yung kanyang barrel. Yan. So, okay na guys. Okay na yung ating tank. Patutuyuin na lang natin yung sealant na nilagay natin dito. Yan. Papatuyuin na lang natin 'yan.